Hello guys. So just a few hours to go bago ko salubungin ang birthday ko ngayong taon na to, 2022. At salubungin ko to ng instant pancit canton with banana cube. O, diba? Social. And mamaya iinom ako ng gatas ko after this. Medyo ginutom lang ulit ako ngayon this late in the evening, kaya bumaba ako at gumawa ako nito. Well, anyway, gusto ko sanang share din sa inyo ng mga bagay-bagay na karaniwang mga nagaganap pag birthday ko, no, nitong mga nagdaang mga taon. Mga pagbabagong hindi ko alam kung dahil nagkakaedad na o ewan ko, sign of maturity. Wow, maturity, late na. Anyway, kapag birthday ko kasi, itong mga nakaraang taon, hindi na talaga ako naghahanda. As in, hindi ako naghahanda, hindi ako nag-i-invite. Kasi, yung nangyayari, ang in-expect na lang ng mga friends mo, hindi naman lahat ano, pero mga friends mo, mga ibang friends mo, eh yung handa mo. So, pag wala kang handa, bigla silang nagkakaroon ng amnesia, nakakalimutan kung anong meron sa'yo sa araw na yun. Nakalimutan nila na birthday mo na. Kasi wala kang handa, hindi ka nag-invite, diba? So, yun. At saka, hindi rin ako nagpapaalala. Katulad ng ginagawa ng iba, diba? Pagka birth month nila, auno pa lang ng buwan, makapost na sila sa social media na, oh, birth month ko, ganyan, ganyan, ganyan. Oh, tumatanggap na po ako ng regalo. Ako hindi ganun kasi naniniwala ako na dapat ang mahalagang araw mo na isang beses mo lang sineselebrate sa isang taon ay hindi dapat makalimutan ng mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Pamilya yan o mga kaibigan, kaklase, barkada, katrabaho, kasama sa workmates, dapat lahat yan. Hindi na nakakalimutan yan. Kung talagang mahalaga ka sa kanila at alam nilang yun ang pinakamahalagang araw sa buhay mo, isang araw lang yun sa isang taon, diba? Kaya ako hindi ko pinapaalala. Mas gusto ko kasi yung kusa nilang naaalala. Mas maganda yun. Diba? Para mas damang-dama, kahit na batiin ka man lamang nila, ramdam na ramdam mo kasi naalala nila kahit di mo paalala. Diba? And kung meron namang pupunta, darating, makakaalala at di mo maaawat, talagang pupunta sa bahay mo ng kusa, hindi naman nawawalan kasi kahit papano, nagpe-prepare naman ako. Hindi naman, pero hindi nakatulad nung dati na talagang naghahanda ng marami, na nagluluto ng madami, tapos nag-i-invite ng mga tao. Hindi na ngayon ganun . Hindi na ngayon ganun. Dahil bukod sa nagiging practical tayo, gusto rin natin nga na kusang naaalala ng mga tao yung special na araw mo. So, kung sino makaalala, thank you very much. Pumunta, dumating sa bahay mo, hanapin ka, yayain ka kumain sa labas. Kaya ikaw ang mag-treat o ikaw ang i-treat, bumati sa social media. Kung ano man, basta maalala ka, ipagpasalamat mo na sa Diyos yun kasi hindi ka nila nakalimutan. O, diba? So, yung mga hindi nakaalala, bahala sila. Pwede naman belated kung maalala nila ng late. O, diba? So, ganun lang. Ano lang tayo, kumbaga, huwag masyadong dramahan ang buhay, diba?
Sarap. Kumbaga, totoo na ang birthday natin ang pinaka-importanting araw sa buhay natin, na isang beses sa isang taon lang nagaganap. So, araw mo yan. So, dapat ikaw ang pinapasaya. Dapat ikaw ang inaalala. Dapat ikaw ang sineselebrate. And kung may paraan ka rin para makapagpabalik ng pasasalamat at makapagpasaya rin ng ibang tao, lalo na ng mga nangangailangan, gawin mo din, mas maganda yon. Pero kung talagang, you know, praktikal lang buhay, hindi tayo nakakaluwag-luwag, hindi ganun kalaki ang biyaya, huwag na magyabang, di ba? Maging praktikal na lang. At hayaan kung sino makakaalala, at spend the day with them. Kailangan marami sila. Quality over quantity, ika nga, di ba? Kahit dalawa tatlo lang yan, pero kung yung tatlo na yan ay yung palaging nakakaalala at nag-e-effort talaga na puntahan ka to spend some time with you, kahit busy-busy pa sila sa mga pinaggagawa nila, then that is worth the celebration. At ngayon nga, ayan, sinasalubong ko ngayon itong pansit canton. Tapos dessert ko mamaya itong banana cue, natira ko kaninang dinner. So, ayun pa, midnight snack ko na to. Ayan. So, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na po kayo para madagdagan ng subscribers ko. And don't forget to hit the bell button para lagi kayo notified sa mga bagong videos ko. At don't skip the ads, kasi wala pa naman akong ads. Oh, di ba? Sa mga mag-birthdays pa lang at magse-celebrate pa lang ng birthdays nila, may advice ko, maging practical kayo as much as possible. Wag bigay todo lahat tapos after ng birthday nyo nga kayo, di ba? Make it special in a way na hindi masyado naka-focus sa financial aspect or makaluhong aspect. Make it special by spending it with even just a few people who remembered the day na nag-effort talaga na alalahanin ka, puntahan ka, yung personal, kaya may handa ka o wala. Ayan. Kasi alam na trauma ako eh. One time, naghanda kami noon, few years ago, buhay pa ang lola ko, punong-puno yung lamesa, nag-invite pa ako, tapos walang dumating kahit na isa. So since then, sabi ko, hindi na ako maghahanda talaga at hindi na ako mang-iimbita kung sino na lang talaga yung makaalala. You're welcome to spend time with me. And I make sure na magiging masaya naman yung celebration kahit man hindi maging bongga, dahil hindi naman natin mapipredict kung may budget tayo pag may birthday tayo, di ba? So, bago magtapos itong vlog na ito, gusto kong magpasalamat unang-una sa aking pamilya for all the love through the years, sa aking mga kaibigan, sa aking mga kamag-anak, sa aking mga katrabaho, kateatro, co-actors, sa aking mga estudyante na tinuturuan sa school at sa community, mga ka-community orgs ko. Hoy, kilos-kilos naman, balik na tayo sa komunidad, naunahan ko na kayo. Kailan pa tayo babalik?
At also to my tanghalang Santa Ana family, gawa na tayo ulit ng play. Excited na ako. Tara na, tara na. At buhayin na natin ang Santa Ana Art Center ulit. To my Bible sharing family, both Bukluran and Word Squad, thank you for sticking it with me as we do our things, our stuff for the Lord. Tuloy-tuloy lang natin. Ika nga, walang bibitaw hanggang sa dulo, hindi ba? And syempre, most importantly, gusto kong pasalamatan ang ating Panginoong Diyos, my Lord God, and His Son, my Savior and my best friend, Jesus Christ, for making my life meaningful. Kahit na ang simple-simple ng buhay ko, kahit na ang simple-simple ng buhay namin, di kami pinababayaan anumang sakuna, anumang pandemya, anumang mga problema ang pagdaanan. Hindi kami pinababayaan. At yun ang pinakamahalaga sa lahat. Yung safe ako, lalong-lalo na safe ang mga mahal ko sa buhay. So with that, thank you Lord for another year. And patuloy mo akong gamitin. Patuloy mong gamitin ang buhay na ito at kung anumang mga regalong kakayahan, talino, talento na binigay mo sa akin para sa'yo, para ikaw ang papurian at dakilain. Okay, so ilang minuto na lang. Happy birthday to me, 2022. This is for you. Rock and roll to God.